Donut na gawa ng isang beauty queen, kayang tumapat sa mga imported dahil sa sarap. Literal na pinipilahan ang isang donut na gawa mismo ng isang Pinay beauty queen. Sa launching na Mi Gracias Donut, makikita ang pila ng mga tao na gustong bumili at makatikim na nasabing donut na ayon sa beauty queen owner nito, kayang-kayang tumapat sa mga imported at kilalang donut sa mga mall kung sarap lamang ang pag-uusapan. Ayon kay Mary Grace, nag-umpisa siya sa paggawa ng cakes hanggang sa tuluyan na siyang nag-venture sa donut. I have been baking since 2016. I started customizing cakes. So, home baker ako. And then, syempre, nag-pandemic. No? And then, after ng pandemic, a lot of things happened. I was separated with my husband. Tapos, I decided to have my own cake shop. Initially talaga, cake shop talaga eh. Initially. But then again, nagkaroon ng offer ng donut workshop sa Manila. So I attended and I liked the recipe. I loved the recipe. So I tried it here. Right after na pag-uwi na, pag-uwi ko, gabi, the following day, naggawa ko ng donut. And then I posted. And then that's the start na tinanggap siya ng tao. Tapos they keep on coming back to get more donuts. And so from six flavors, like 12 and then 18, and now we have our Monday Mania, Coffee Wednesday. Meron na kami mga naka-line up. Ngunit sinabi ni Mary Grace na ang totoong istorya kung bakit mayroong Mi Gracias Donuts ay dahil sa kanyang frustration at pagiging broken-hearted. But actually, attorney, ang story niyan talaga, story of a heartbroken. You know why? Why? Nag-apply ako ng me and my partner. We applied for franchise. Kasi sabi namin, walang dito. Ayos sa market. And then, we found out na, kasi ang pinipair lang namin is 250,000. Na yun yung naka-press release sa internet. And then, upon learning, it's 35 million ang franchise. Na-broken-hearted ako. Sabi ko, ha? Aba, hindi na. Gagawa ako ng sarili kong donut at ipapa-franchise ng hindi 35 million. Definitely. So, yun yung start na. May pagmamalaki rin umano ang kanilang donut kumpara sa iba. Actually, we don't sell just donuts at all. We sell passion. We sell moments. Ang binibenta namin dito yung satisfaction, yung fulfillment, na pag may kinagat kang donut ng Mi Gracias, andun yung, okay, kahit anong yung problema mo, yung inis mo, pagkagat mo, at andyan na yung may serotonin na boost sa hormone. So, yun yung pagkakaiba ni Mi Gracias. And, ang bawat araw ng shop na ito, attorney, we always start with a prayer. Ang employees lahat yan. So I'm not sure with the other company, pero sa amin yun. Dapat din umanong abangan ang nakatakda pa nilang ilabas na donut. Currently, ano, I'm just bragging, no, authority, na kakatapos lang ng halal training ko. Yes, of course, kasi syempre we have to cater to our brothers and sisters naman who are Muslims. So lahat naman ng ingredients namin and ang processes, nagko-comply naman sa kanilang requirements. Bukod sa halal donut, marami pa umano silang flavor o variant na ilalabas. Meron kasi kaming mga hindi pa inilalabas ng mga flavors like popping candy, exploding siya. Yung tipo lang pag nilagay mo sa chocolate, kasi pag kinagat mo, sa mga bata siya, magiging magpapop siya sa mouth. And then, meron pa kaming mga flavors like cheesecake. So, magbe-base na din kami doon sa mga blueberry na lalagyan na rin namin na cheesecake flavor, strawberry na lalagyan namin na cheesecake flavor. So, usually yun. Galing talaga siya sa nagbe-base ako doon sa mga paborito ko na sweets. Samantala, ikinuwento rin ng owners na mula sa kanilang pamilya galing ang pangalan ng kanilang ibang donuts. This one is actually from my daughter. Every time na alis ako, we always say pinky promise.
ay mahilig siya sa pink. So, pinangalan ko siya as Pink Yet kasi pangalan niya is Yet Yet. So, Pink Yet Promise Ring. And I have to say that itong Choco Gam Sprinkles, my youngest son, he loved Choco Sprinkles. So I named it after him, Choco Gam. Choco Gam Sprinkles. And this Pia Alcapone, ang yung unang pinalaki naman niya, although hindi niya talaga tunay na anak, pero siyang nagtayong father niya. Yun yung name. So lahat yan, medyo may mga pangalan. Samantala, the tandem is aiming to more branches in the future. And we are planning actually big mass production industries. So sana, if the God bless us, sana we're planning to have more branches. And hindi lang ito panglumban, but hopefully medyo lang, yes. Saan nga ba matatagpuan ang Migracias? And I would like to invite everybody here in Laguna and even in Manila, we have customers also who are dropping by from Quezon City, from Alabang, just to get donuts. So I'm inviting you guys to come over and on process na naman yung Grab food namin and Food Panda. So and the franchise and the branch are on the way na. So, we are located at Lumban Public Market, Lumban, Laguna. From the highway, napakabilis lang tingnan. Just look to your left pagdating nyo sa Phoenix Gas Station and we are here ready to cater you anytime. Maaari rin mag-message sa mga social account ng Migracias tulad ng Facebook, Instagram at TikTok. At ang pinaka-pinagmamalaki ng Migracias Donut ay hindi tumitigas ito kahit na ipasok pa sa loob ng ref.